guys. Good afternoon. Magre-react lang ako dito sa PhilHealth mandatory. 3% from OFW. Isa lang unang-una ko masasabi sa inyo. Kung sino man ang nagpatupad nito. Mga impacto kayo. Napaka-impacto nyo. Bakit nyo kami dadagdagan? Ayudang binibigay, hindi mandatory. Pagkatapos, ito mandatory sa pilitan. Anong karapatan yung kuhaan ang sahod namin, mga OFW? Hindi nyo ba alam kung paano kami pumunta dito? Nanghingi ba kami ng pang-placement fee sa inyo? Diba? At saka, imagine, kung hindi pa mamamatay yung tao, kung hindi pa ma-confine. Hindi pa naman namin magagamit yung PhilHealth na yan eh. Ano, kailangan malala kami bago namin magamit? Ultimo pag-check-up, pag wala kang 1,000 sa Pilipinas, hindi ka makakapagpa-check-up, hindi ka magagaling. Di ba? Bakit kaming OFW ang pinag-iinitan yung ganyan? May naitulong ba kayo sa amin? Pag yung ayuda, iwas na iwas kayong bigyan kami. Pero pag gastos, gustong-gusto nyo kaming bigyan. Bakit ganun? Diba? Bakit ganun? Bakit kailangan dagdagan nyo 3% ng salary namin? Alam nyo ba kung magkano lang salary namin dito? Pambayad pa ng pin-placement pin namin kinuha sa lending? O, diba? Panggastos pa ng pamilya namin? O hindi nyo rin kami binigyan ng ayuda. Hindi na kami bibili ng damit namin. Bakit kami ang pinag-i-interesan yung kuhaan? Diba? At saka bakit kailangan dagdagan yung pang PhilHealth contribution na yan? Dapat kayo hindi na dinadagdagan yan eh. Unang-una eh, siguro nasa 10% lang naman na nagkakasakit. Sa 10% lang ng Filipino people lang ang maikailangan niyan. Sana kung pati pa check up, pag nagbayad ka ng 100 dito sa Taiwan, pag nagbayad ka ng 100, 1,200, sakop na yan, mula ngipin mo, hanggang general, may ubot sipon ka man, magagamit mo yung PhilHealth na yan. Yung health card nila dito sa Taiwan. Eh, sa Pilipinas eh, kailangan pa critical eh. Yung mamamatay na, yung nakoconfine na, bago pa magamit, baliwala din. E paano kung yung gagamit ng mga health card na yun eh? Kunyari, ako, nagpa-check up ako, may tuberculosis lang ako, yung hindi pa malala, so check up lang. E bibili pa ako ng gamot ko, bibili pa ako yung pang-pa-check up ko pa. Hindi ako kinunpain eh, kaya hindi kasama sa PhilHealth. E di ganun din. E yung kinuha nyo sa amin, pinanggamot na lang namin. PhilHealth pa kayo nalalaman. Sana kung SS yan na pagdating ng araw, magagamit namin. May pensyon kaming makukuha. Eh hindi naman eh. Diba? Pag namatay kami, wala na yan eh. Mamatay ka sa atake dito, hindi ka ma-hospital. At saka pag, ang OFW, bakit ang OFW ang pinag-iinitan nyo? Pag nagkasakit kami sa ibang bansa, PhilHealth ba gagamitin namin? Di ba hindi? Yung insurance namin dito sa Taiwan, yung insurance namin sa Saudi, kung saan man kami bansa na pupunta, bakit kami yung pinag-iinitan nyo? Pinag-initan ba namin kayo nung hindi kayo nagbigay ng ayuda sa amin? Di ba hindi? Sko. Mga ano eh, mga yung kung sino man na nagpauso na naman itong PhilHealth na 'to eh. Increase na 'to. Bakit OFW? Bakit sa OFW? Pag bumababa kami ng Pilipinas, gagamit ba 'yung ambulansya nyo? Libre patungo sa bahay namin? Susunduin nyo ba kami? Libre ba sundo? Hindi naman, 'di ba? Kailangan pa magiging malala bago mo magamit yung PhilHealth na yan. Tatay ko,
'di ba? Hindi naman siya na-confine sa ospital, pabalik-balik sa ospital. Pag wala kang 1,000 pataas, wala din, wala rin yung pera. Magkano ang gamot? Magkano check up? 500, 600? Kahit napabunot, hindi mo magagamit yung PhilHealth na yun eh. Yung kailangan talaga yung mamamatay ka na. Di ba? Bago mo ano. So, sa dami ng ano namin, ng contribution namin, paano kung bigla na lang kami mamatay, hindi na kami na hospital? E di wala na, thank you na. Hindi na naman magagamit ng pamilya namin yan kasi patay na kami. Patay na yung nakapangalan. Di ba? Mga nag-iisip, alam mo, ang iniisip nyo lang, yung gusto nyo bayarin namin eh. Pero yung makatulong sa amin ng mga OFW, hindi. Imagine, dito sa Taiwan, ang sahod lang namin, 17,000 NT, 28 to 30,000, pag nag-overtime o magkano man ang palitan ng dolyares, babawasan pa ng broker's fee, 1,500 NT dollars, magkano na lang natitira. Tulungan nyo naman sana kami paano mapapagaan yung buhay namin. Para hindi na kami magiging OFW. Yun ang isipin nyo. Kung paano kami bigyan ng trabaho sa Pilipinas na hindi na kami mag-a-abroad. Eh, hindi eh. Ang iniisip nyo yung pagkakagastusan namin, pagkakahirapan namin eh. Diba? Iniisip nyo yung parating gastos. Yung parating kukunin sa kabanambayan. Sa mga tao na nagtatrabaho sa ilalim. Hindi naman namin kayo pinakaalaman nung kung anong ginagawa yung sa kabumbayan eh. Hindi pa ba sapat yung mga tax? Hindi naman lahat kami nasa ospital ah. Parang sinabi nyo na palakihin natin yung contribution nyo sa PhilHealth para magkasakit kayo lahat. Diba? Nung nagka-COVID ba yung mga nasa yung mga OFW na nasa iba't ibang bansa? PhilHealth ba yung ginamit? Yung insurance ba ng PhilHealth na gamit? Hindi naman, 'di ba? Yung insurance nila sa ibang bansa. Dapat nga wala na kaming PhilHealth eh. Pagdating siguro namin sa Pilipinas, dapat na kami magka-PhilHealth. Doon na lang kami dapat magka-PhilHealth. Kasi doon lang kami gagamit. Oh, ala nga naman na pag naging critical yung buhay namin, lalabas pa kami dito sa bansa kung nasan kami. Pupunta ng Pilipinas para magpagamot. Di ba hindi naman? Dito rin kami magpapagamot. Bakit kami? Bakit kami yung pinag-iintresan nyo ng kuhanan ng kung ano-ano? Tax? May tax na nga pag nagbabagahe. Tax pa sa pagpapadala ng pera. Ano pa bang tax? Dami-dami naman tax niya. Puro na lang kami tax. Hindi na po kami umunlad sa buhay. Hindi porkit dolyaris yung kinikita namin dito. Kami na lang yung pag-iinteresan nyo. Pero pag kukuha kami ng ayuda, baliwala sa inyo. Ang hirap-hirap pumila. Pag pumunta ka ng OWA, hihingi ka nung balik, ano ba yun? Bansa yung 20,000? Anong balik-balik na yan? Mapahirapan. Meron pang ano yata yan eh. Meron pang tinitignan kung ano yung buhay mo. Diba? E paano kung maganda pala yung buhay niya? Di wala ka na rin nun. So, pag natuloy ang PhilHealth contribution na yan, lalo siguro sa Taiwan, magra-rally. Diba? Alisin nila yung ano, broker's fee rito. Alisin nila yung broker's fee. Palit nila yung PhilHealth, pwede pa. Pero yung, kayo ba ang nakikinabang ba kayo dun sa broker's fee namin? Di ba hindi? Kaya kung nasa ibang bansa kami, wala na kami pakialaman. Dito na nga kami. SS contribution, pwede pa. Dagdagan ng SS contribution namin. Kasi magagamit namin yung pagdating ng panahon. Sa pag-ibig naman, pag hindi ka naman nag-loan sa bahay, hindi eh. Di ba? Wala din eh. So, yun lang po yung aking opinion sa PhilHealth contribution na yan. So, kayo,
Kayo, mga OFW yung tulad ko, payag ba kayo sa contribution na yan? Comment down below. Kasi talagang hindi siya kapayag-payag. Kayo ba? Anong opinion nyo regarding this? Diba? Anong opinion nyo sa mga gagawin nila para sa atin? Diba hindi siya makatao? Kasi nahihirapan na nga tayo dito. Hindi na nga nila tayo magawang tulungan eh. Hindi naman sila yung nagkakayod ng inodoro, diba? Hindi naman sila yung nag-aalaga na matanda. Hindi naman sila yung naghihirapan. Pero sila yung makikinabang. Makikinabang kami, pero mas gugustuhin pa ba na yung magkasakit yung pamilya namin? Ilagay nyo sa SS yan. Papayag kami. Pero sa PhilHealth siguro, papayag ako. Sa PhilHealth, hindi. Kasi hindi namin magagamit yan. Hindi namin hihilingin na magkasakit para lang magamit yung benefits na mga sinasabi nyo yan. Diba? Yun lang. Sa SS nyo ipasok yan. Pwede pa. Pwedeng-pwede yon. Kasi kahit wala kaming sakit, pagtanda namin, magagamit namin ang SS namin. Yun lang guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking vlog. Bye-bye po. Hanggang sa muli. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aming mga videos. Bye-bye.